yung sabi nila, yung pawis ko kulang pa sa laban na yun. Another day in the office, kapag nananalo sila sa ganyang template na yan, at yes, nakikita mong yung objective play nila is talagang nakukuha nila lahat, then that's definitely something na Blacklist International wants, and lagi nila ganito, laging ganito yung approach nila into winning these games. Yeah. NXPE, however, alam mo yung NXPE, they need to be aggressive. Kilala natin sila sa pagiging aggressive nila. Kilala natin sila sa kanilang mga highlight plays na out of nowhere, out of this world plays. So, might as well just stick with that. Yun nga eh. Ay, pwedeng siguro simulan ng gulat na ng NXPE yung mga nire-reserve nilang picks, mm-hmm, sa mga next few matches ay pwede na nilang ilabas ngayon. Here we go. Drafting portion na naman on game number 2. Still same positions para sa side ng NXPE. Blue pa rin sila. And 2 picks pa rin sa side ng Blacklist International. Well, actually, for kanina yung first draft natin, most of the bands pa rin ng side ng NXPE. Are those na usually ginagamit ni Venus? I think it's about time. What's your command? Na let go of banning Venus. Kasi Heroes, kasi kapag ka, the more na binaban mo, the more na mas binibigyan mo na opportunity yung ibang lanes na makapitalize yung heroes nila. Like for Edward and Kelwon. Now, NXPE was still banning Akai, Matilda, and Faramis. Faramis, automatic, parang hindi na natin talaga siya makikita on this match. Now, same with Blacklist International. These are heroes of H2. So, maybe the same sequencing na lang of the heroes. The heroes, pag, yung makikita natin. Gusto ko na pinirerespeto pa rin ng M3 champs ang league. Priority pick, priority ban here. Same opening this time for NXPE. There you go. Julian pa din ang kanilang ipupush sa pick na ito. Okay. So, NXPE, they still stick with that. Time and tide. Kailangan nilang no ngayon to alalayan ng isang hero na kaya ding mag-disrupt or kayang mag-run time kahit kanina yung your team is not working at all dahil nga both team away game, yeah, yung dalawang support niya. Habang sa Blacklist International, na naman, they stick with their specialties. Edward on that Esmeralda. Where is Beatrix my target? On Oheb. Your team is there you go. Basically, it's the same for Blacklist International. Pero nakita dito, oy, this is a nice pick actually, Natalia. Natalia pick in so, Dairot. So somehow, ito yung sakto for their key to victory na bring chaos to the protocol. This would definitely bring chaos against Blacklist International, lalo-lalo na sa gold, sa may gold lane. Kailangan niyang tambayan yun. An answer to the Beatrix early game. I like it. Pwede mong panghuli, pwede mong pang-flank. Pero Manjin, kung titignan mo ah, itong dalawang pinili ng side ng NXP, clear-cut answer sila eh. Straight-cut answer sila na counter agad, no? Counter agad. Ito, titignan mo, yung Dairos, kakounterin niya Esmeralda. For the longest time, yan talaga yung pinanglalapan sa kanya. Habang ito si Ellie Hayes, talaga tutut, or itong si Natalia, nagagamitin possibly ni Miko, ang hahabulin niya dito automatically si ano eh, Beatrix. Si Beatrix eh. So anong punto mo dito, Butter? Sinasabi mo ba na nagda-drop ngayon yung NXPE na sumasagot na lang or may plano pa rin ba to? It could be, Manjin, yun yung nakikita ko dito, this could be reactive sa side ng NXPE. May pros and cons ba to sa pagiging reactive? Pero tatandaan mo, Manjin, ha, yung mga straight cut answers, yung talagang tapat na tapat na sagot sa mga heroes, minsan nalalaro yan ng pagiging creative ng utak ng Blacklist Internet. So, yeah, ibig sabihin na nagda-drive ngayon ng draft is Blacklist kasi nga nagre-react na ngayon ng NXPE. Yan na pagandang point doon kasi if ever na mag-react dito yung NXPE Evos, what is yung nga panghuling pick dito ng Blacklist International is pang-counter sa lahat na nilatag nila. And sometimes, itong pagiging reactive na to, 100%, Manjin, minsan nasisira yung lineup mo dahil sa pag-react. Yeah, doon minsan nasisira din yung pre-practice nyo. Diba? Oo. Kasi parang ang mangyayari dyan, nakalatag na, counters dito for the lineup of Blacklist International. Tapos, meron ka ng specific role na na-fill up na, pero meron ka sanang mas hero na pwede pang kuhanin for that role. So, kumbaga parang open siya, hindi mo siya na-maximize. And speaking of counter, for Blacklist International, we know that they use Rafaela. Pwede siya pang counter against the Natalia. Since ang ilalatag pa lang nila dito is post 4, post 5, pwede yung kuhanin nila. Bigla kang may isisingit. Now, post 5,
ang iniisip nga dito, there's the Savior ban also for Blacklist. You have the Palmon ban for NXPE. Napaka-interesting. Wala pang hero si King Wise. Nire-respeto to ng NXPE. Yun na, yung Baksha. Oh no. Baksha jungle maybe. Side ng Blacklist. Possible dahil nga madaling mahanap ang isang Natalia sa ganyan, sa Turtle Poisons. Hindi siya makakaikot doon dahil ma-reveal siya. And at the same time, kung yung Julian ay magta-try na mag-sword paalis, eh magiging limited yung kanyang pagkuha ng buhay dahil sa Turtle Poisons. Ah, ganda ng picks dito ng ating dalawang team actually. Now for the side of Next Play Evos, that is Hayabusa and interesting kasi lahat ng heroes dito na Next Play Evos is somehow heavily relying sa items. So, ang hindi na talaga nagre-rely dito sa items is sa the Dairos kasi skill dependent yung kanyang hero pero yung damage kasi na skills ng other players. Okay. Puro damage. Ayan na nga ba. So stay naman ngayon for Blacklist International at lahat ng mga kasama natin ngayon ay napasigaw. Okay. It's here! Andito na yung Estes. Welcome back! Nang isang Reyna. Nagbabalik, ladies and gentlemen, ng Estes. And this spells trouble para sa lineup na dinraft ng NXPE. Premium skin! Speaking of skin, if you want to score a free elite skin, comment the hashtag MacDeliveryGamingBuddy and your favorite McDo food on every MPL Season 10 stream on the McDonald's PH Facebook page. 70 lucky commenters will be randomly picked. So mag-comment na kayo. Pwede kayo makakuha ng skin at McDonald's food. Here we go! Ito na ba yun? Makikita na ba natin? Blacklist International Estes skin. Smash them. Ang debut sa MPL Philippines. At ito ang lineup ng Next Play Evos. Habang ito ang pagbabalik ng Estes at Baksha ng Reyna at ng Hari ng Blacklist International. How scary is this? All out physical. Look at that skin. Ooh! Paano gumawa ng statement sa MPL o sa kahit anong tournament? Wala, gamitin mo lang yung sarili mong skin sa loob ng game. Ayan, napaka-solid. Talagang flex na flex. Ang pag-skin dito, Ayan. Ni Omar Venus. Classic tandem, B-Wise ang nakikita natin ngayon. Now, bakit ko sinabing trouble yung magiging masispell for the side of NXPE? Ngayon na may Estes dito, yung side ng Blacklist International. Kung papansinin nyo, Manjin, Chantel, damage ang puhunan nito eh. Nagpupunan ng NXPE. And right now, kung hindi magiging enough yung damage nila, then that means malampot sila to the point na pwede silang sagasaan at i-out-sustain sa side ng Blacklist International. Napakaganda ng point kasi more on sustain dito yung Blacklist International and even for Next Play Evos, kailangan early part of the game pa lang mag-rotate na sila na mag-rotate kumbaga sa ating laban na now for the side of Next Play Evos. Ito na yung pang-counter nila. Okay, lalaban na sila dito. Finally! Yun na nga yung sinasabi natin. That there's your first blood. NXPE fighting fire with fire right now in the early stages of the game. Pero tama ka, Butters, eh. Parang yung lineup ng NXPE, malaprobinsyano eh. Parang malaprobinsyano guerra type eh, oh. Assassins and parang pure damage wala eh. Walang kunat dito eh. Walang kunat. Lapad lang! Oh, lapad lang talaga! Haji, popping the ultimate! And Miko Phobia, pinapagaan, ladies and gentlemen, ng real-world manipulation and it won't be enough. And sinasabi natin, pag na-out-sustain sila at nagamit na nila lahat, ano pa yung extra damage na ibibigay mo para manalo kayo sa class? Yeah, tama. Parang no utility. Laban lang! Very tactical skill na pagkakagamit dito for Haji. Imagine, wala na siyang buhay doon, nag-dive na si Miko, but alam niya na merong shields na mabibigay dito yung kanyang ultimate. So, nice. Yung Donut, babalik yun. Ang bilis yung Donut. Nandun siya ulit. Yeah, nag-regen lang siya ng onda ginamit ng BMI. But going back to Chantel, doon bumabalik yung mechanics. Emphasize mo nga yun, Chantel. May shield yung Eve, tama? Pag ginamit niya yung real-world manipulation, meron shield. So, inantay niya lang dito na mapalalim talaga si Miko Phobia kasi meron pa naman siyang kasama sa may idalane. Now, the contest here, by the way, for Next Play Evos, kaya more on damage, yung kanilang may heroes dito, imagine mo, dalawa yung naka-high and dry.
kasi yung blacklist international, yes, meron silang pain, pero most efficient ang Estes kapag makaas na yung kanyang favor. Yeah. Yung stack ng favor, medyo matagal mo kabago pa po yun. There you go. Sabi dito ng NXP, sige, kailangan natin Gumera and Gera ang ating ibibigay. Walang atrasan. May game plan ng NXP. May game plan ng NXP. Tama ka ba, Toys? Ano yun? Kung papansinin mo, si Oheb ang binabantayan ngayon, or oh my Venus ang binabantayan ngayon, ay si Oheb. So yung mga hindi nababantayan ng isang Estes, doon umiikot yung NXP. Yeah, tama ka. Actually, sa side ng NXP, paano mo nga ba tatalunin itong Ubi strategy? Ilang beses nating nakita nung mga panahon na natalo itong strategy na to, dinadaan sa clod, dinadaan sa damage. Kung sobra-sobra yung heal ng kalaban mo, edi sobrahan mo din yung damage. Physical and magical para sa kupuna ng NXPE. Simple addition, simple subtraction. Simple math, PEMDAS! Oo, kumbaga nagamit na nila agad dito. Naka-parenthesis na rin kung sinong lane yung kanilang i-enclose dito sa ating laban ng Blacklist International. They're just doing what yung mga usually ginagawa nila. But take note, yung side dito ng next play Evos, ang kanilang ginagawa is somehow magkakaroon ng panggulat, mipophobia. Hindi nga rin pinapakita na nandun siya eh. Oo nga eh, may pang-psycho eh. Pag may exclamation point at nakita na ng Blacklist International, alis na siya agad eh. Exclamation point notified. Oo, yeah. Ayan na! Oh! The enhancer na meron si LAs dito. 9K ang buhay ng Turtle Butters. Meron na atay, isang full-blown D-fight natin. Edward siya ang unang tutumba. Pero kung papasinin nyo, dito na. The blessing of the moonlight, ladies and gentlemen. And that's going to be James. Getting a double kill. Hinarapan na nila lahat. Hindi pa enough yung sustain na meron ngayon yung Blacklist International. Kitang-kita na natin ngayon kung bakit heavy damage ang bitaw ng next play Evos. This is just 5 minutes ng game time natin. Ibig sabihin, wala pa talaga stock. Aray ko po! Okay, alright! Napaka-interesting nito ha! First time in the history nang nagsimula itong Ube strategy. First time natin nakakita ng equation na all-out damage. Hindi tayo tatapat sa depensa. Offense is our best defense. All-out offense para sa side ng next play, Evos. And speaking of offense, dalawa na ka-high and dry. Pwede kumil mag-isa si Nikophobia. Pwede rin si H2. Oh, grabe, boy! Grabe yung pinapakita dito na side ng NXPE. This is the mastery. Paano mo nga ba tatalunan ng isang sustain na lineup? Huwag mo sila pag-sustain! Katulad ang ginagawa nila ngayon! Blade of Emphasis is also for Mikophobia. Again, mabalik tayo sa usapan. First time natin nakakita ng ganitong variant na tumapat sa Ubi Strat. Ang all-out damage. 9-1. Sa kupunan na classic Ube prime time sa side of Blacklist. Kinana na binagyan ng chance kung baga na magkaroon dito ng moments na makapag-sustain ng Blacklist International. Secure lang ng secure ng kill para sa kanila. And very, very interesting. Imagine yung lane ng Diro and even the Esmeralda. Grabe. Napakalayo na nung kanilang aquat and even the turrets right now of Blacklist International ay unti-unti na nakukuha ng next play. So kung baga, for Blacklist, matagal pa para sa kanila na mahanap yung damage dito ni Ohem dahil kanina pa sila napupuntahan. Hindi makagalaw. Grabe yung sword, grabe yung chain, grabe yung sight. Lahat ng pinabato dito ni Enhase ay nagmamatter. Oh my Venus, with the blessing of the Moon Goddess. Enough at nirespeto to, nirespeto to ng NXP. Alam nila, alam nila. Nung nakita nila yung ilaw, umiwas sila sa ilaw. Disiplina. Disiplina muna. And speaking of disiplina, isa rin sa dapat na gawin na disiplina ng next play Evos ay tapusin kung ano ang kanilang nasimulan. And for Blacklist International, somehow they're trying to prolong the game. And that is going to be deadly naman para sa kanilang kalaban. So the more na tumatagal, the more na nagkakaroon ng sustain. So for next Evos, they have to capitalize on that. Pero grabe wow. Ang kanilang lamang. Imagine the gold here of James. Now at 5.9K, top lane. Matakot ka na kay Mikophobia. Pero finally, nakakuha ng bawi ang Blacklist. Never ever underestimate yung pagiging explosive ng side ng NXPE. Actually, explosive. Yung letter E sa NXPE, explosive. Lahat na ng kaboom. Lahat ng kaboom. Lahat na ng kaboom. Mapasok med, maparin life ay nasa kupunan ng next play Evos. And right now, they're showing us something else. First time in the history na nasa ganitong sitwasyon ang prime Ubi strat ng Blacklist.
talagang nag-research ang NXPE. Handa sila sa ganitong lineup. Actually, per next day, ko dito, medyo nagala na lang kanilang rotation. Kasi nararamdaman nila yung Blacklist International ay lagi nagsama-sama. Now, for Blacklist, wala pang Ice Queen 1 actually sa Haji. Yeah. So after this Ice Queen 1, somehow medyo delikado na for the set of next day Evos kasi more on dive yung kanilang lineup. Yes. So pag na-build to, kailangan pag pumasok sila, instant kills na for them. Now, oh heaven, oh my Venus. Now, at their position, pwede silang makakuha ng kill anytime. But look at the formation here of next day. Ang lalim ng kanilang mga posisyon na parang pinaliit na nila yung lane ng side ng Blacklist. Parang nakaready sila sa isang target eh, no? Sige, targetin mo to, targetin ko tong kabila. May damage tayo, Heptasis, sabay high and dry. Naka-execute pa tayo sa laban na to. Even though not can pull up 1v1s, parang na-bad beat sila nung game 1 eh. Parang hindi kasi sila nakalaro talaga ng game 1. Ngayon, nandito na yung laro nila. Tignan mo yung approach nila ngayon. Mas naging in your face, nagiging aggressive sila. Kanina yung keep away games, sinubukan nila laruin. Pero once Blacklist has the objective, alam mo na hindi na kayo makakagalaw. Pero ngayon, NXPE, na-flip na nila yung page, Manjin. Blacklist International. Ngayon, sila naman yung hindi makaporma. Tama yung binagkit mo dito, hindi makaporma. Kasi imagine mo, this is Esmeralda, pero parang hirap na hirap. Nawala yung sustain. Kumbaga, hindi na rin siya ganun kalalim in terms of pag-clear na minute wave. Usually kasi pwede pa siyang bumaba sa mga ibang lane. Wow. Nung na yung may Lord ay nasa ibang pwesto din. But right now, for the side of Blacklist International, all they have to do is to wait for the favor to be activated at the maximum attack. Now, next play, Evos, kailangan na gawin is pag-iwahiwalay, kuha ng possible na kill. Against Blacklist, and that's it. Maximize the Lord, and then kill whatever or whoever that will kill them. Ang ganda ng punto mo, Chantel, no? Kung kaya niya naman kumuha ng mga isolation plays, na mga solo kill plays, why not? Nandito naman, na eh. Hindi naman natin kailangan ng 5-on-5 sa bayan eh. Kasi kaya natin yung mga one-on-one. Kumbaga, kung aalin tulad nga natin sa episode ng Provinciano, yung mga solo-solong laban lang muna. Okay. Oo. Agosto ngayon. Oo. Buwan ng wika. Buwan ng wika! Gusto yung mga sabayang pagbigkas. At yun nga yung gusto ng NXPE, one-on-one with the great one. O, kumbaga, declamation oration lang. Yun o, lang. Walang sabayang pagbigkas. Walang sabayang pagbigkas. Kumbaga, solo poetry lang. Oo, pero... Spoken poetry! Solo gaming! Solo gaming lang muna. But for Blacklist International, ito ah. Very crucial kung paano nila-defensahan to. Kailangan hindi mabigay ang kanilang inhibitor turret. And aray ko po. Hold for them, actually. Mm-hmm. And that's going to be the real world manipulation. May utilize yan para hindi makapasok pa yun yung members ng NXPE. Alright. Doon sa base ng Blacklist International. And alam ng Blacklist International na meron lang limit, certain limit na kayang i-take na damage ng NXPE. Yes. Kasi at that point, kaya lang sila i-snipe ni Ohev at talo na ni Edward. Kailangan natin i-acknowledge na lamang ang NXPE ngayon. Sobrang nakuha nila lahat ng gusto nila. But then again, ilang beses din natin nakita actually, ang Blacklist sa ganitong situation na one clash to win them all. Can NXPE finish this game? Well, for NXPE, mag-finish na ng game as long as mapigilan nila sa Ohev. Imagine Ohev, ang laki na ng gold niya dito. So, pwede, kumbaga yung items niya dito, nag-go na rin siya for the defensive item. So, in terms of pag-adjust against Next Play Evos, kayang-kaya ng Blacklist International. Next Play Evos, kaya din sila hindi makapasok or makasecure ng kill dahil yung position dito ng Blacklist ay nandun na sa may inhibitor threat. Wala nang push na pwede yung pagtaguan ng Natalia. Kailangan mo nalang i-force na lumabas dun sa base nila. Actually, kung yung NXPE, kung lalaruin nila yung mga barahan nila ng tama nito, kaya nilang tapusin to. Pero for Black, for them, kailangan din nila maging disiplinado. One bad team fight na magawa nila dahil sa pagiging overly aggressive nila could mean na yun na yung simula ng pagbalik ng Blacklist International. Yes. Grabe yung mga streaks na meron sila dito. Tingnan mo si James 504. Oo nga, no? Diba? Sabi-sabihin, yung mga gold bounty sa inyo, once na nakuha ng Blacklist International yan, automatic aangat lahat yan. Sa diretso, no? Kumbaga, yung mga gusto lang makuha na items, pero na siyempre sila ma-secure agad. Yes, known ang Blacklist International sa mga ganong shot calls in the late game. Pero look how fast this Lord attempt is para sa kupunan ng next play. Hindi na nga tumulong si Yelly Hayes. NXPE, H2O nyo, galit na! Totoo naman. Kasi galit na siya kasi gusto niyang bumahawi sa lahat ng nangyari.
noong game number 1. Yes. Para noong game number 1, hindi nila pinaglaro si H2. Yeah, gutom si H2 kanina noong game number 1. Ngayon, busog na busog sa damage output. O, kumbaga parang yung mga naging kasama rin kasi dito, may mga damage na sabi nila, oy, teka, parang merong kalaban dito, so automatic. Oh. May damage na yung mga kasama niya. So, for next three evo, they have to maximize this sword. Imagine for Blacklist International, kanila nga line of Vita is heavily relying on spikes. So, for next three evo, kailangan may pumasok isa pang bullet against Blacklist para mag-clear ang kanilang defensa. Torres na yung bottom lane ay Serana. Okay, dito talaga magkakaalaman. There you go, the knock-off! Grabe, Eli Hayes! With the side, wow! With the chains, monster kill para kay James, straight to base, makaibigan NXPE, takes us to game number 3. Baka nga talaga, dahil baka next play EVOS to, defeated.